kukunin ko na po itong pagkakataon na ito para magpasalamat sa mga taong tumutulong sa amin. Asawa ko. Happy birthday. Sa 14 years na magkasama tayo, mag 15 years na yun, ngayon ka lang magbabirthday lang. Hindi mo kami kasama. Hindi ka pa namin makakunta. Wala akong ibang magawa dito kundi isipin kung paano anong nangyayari sa atin. Hindi naman tayo ganito eh. Baka siguro hindi sapat ang pagsisisi sa mga nagawa ko, siguro kasalanan noon. Talagang kailangan ko siguro pagdaanan tong gantong hirap. Kaya lang masama ng loob ko kasi pati ikaw at saka mga anak natin nadadamay sa hirap. So guys, ayun na nga. Tapos na po kaming mamili ng kaunti lang naman nabili namin. Sadali na natin ngayon doon sa bahay nila. Doon sa malapit sa farm namin. So, ay ka muna, Mat. Hi! Ayun na kami. So, update ko na lang kayo mamaya guys pag puntahan na natin sila. Okay, kuya, pakilala ka. Ako po si Ronaldo Gutierrez. 39 years old. May karamdaman po na tubig. Hindi po makapagtrabaho dahil po dun sa sakit kong yun. Meron po akong 5 anak. Ito po yung panganay ko, si Yuri Gutierrez, si Yuken Gutierrez, si Becca Gutierrez, at saka yung dala ko po pong anak na si Misty Gutierrez at saka Cassandra Gutierrez. Ang pangalan naman po ng asawa ko ay si Princess Maybe Del Mundo. Nasa Maynila po siya ngayon kasi po hindi po namin kayang dito siya manganak dahil ang laki po ng hinihingi ng ospital. Mas napilitan po kami doon na lang po siya sa Maynila manganak na medyo mababa lang po ang gagastusin. Ngayon, naandun po sila, naiwan po kaming 4 dito. Hindi naman po ako makapagtrabaho. Ang inaasahan lang po namin is yung mga tulong ng kapatid at ng ibang tao gaya po nila Bro Piling, tatay ng amo niya po. Doon lang po kami kumukuha ng panggasa namin sa araw-araw. Tsaka kung sakali po na mabigyan niyo po kami ng tulong, tatanawin po namin napakalaking utang na loob po. Hindi na ba? Tudoy, ilan taong ka na? 13 ka. So ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon habang ang tatay mo ay hindi naman nakakapagtrabaho? Pagtrabaho lang po yun sa kabila. Anong ginagawa mong trabaho ngayon? Nagkakaid po ng mais. Nagkakaid ng mais. So ito yung mga kapatid niya po, kapatid po nila. Ito po. Totoy, ilang taong ka na? 7. Ikaw, Neng? 9. So, dito lang po sila ngayon, nakatira po, nakikitira po sila ngayon dito sa maliit po na kubo na ito. Yan po. Yan. Dahil nga po, si Kuya, ano po pangalan niya, Tay? Ronaldo Gutierrez po. Si Kuya Ronaldo po, may karamdaman po na hindi po siya pwede magtrabaho kasi po ang kanyang baga po ay nagkatubig. Yan po, ngayon po, nagamot naman po sa center, kaya lang po bumalik. Ngayon po, ang advice po sa kanya, kailangan daw pong operahan. Ngayon po, wala naman po silang ganong kalaki na pera pang pa-opera. Kaya po ngayon po, ang naghahanap buhay po ay ang kanyang po panganay na si Yuri. Ayan, 13 years old po siya. So, andito lang po sila sa bahay kubo na ito. Dito po sa Silang Cavite. Ayan. So, wala po yung kanyang may bahay na buntis po ngayon, ano kuya? Buntis po yung kanyang may bahay po ngayon na nasa Maynila daw po. Yun po. Na hindi rin po sila nakakapag-usap dahil nga po wala po silang mode of communication. And wala po silang cellphone na pwede po silang makipag-usap. So ngayon po, namili po tayo ng konting grocery na ibabahagi po natin sa kanila. Yan. So mamaya po kukunin po natin. Sa mga nais pong tumulong po sa kinatatay po,
pwede po kayong mag-message po sa akin para may paabot po natin sa kanila yung munting tulong nyo po na may tutulong po sa kanila. Yan po. Tay, baka may gusto ko pang sabihin. Kukunin ko na po itong pagkakataon na ito para magpasalamat sa mga taong tumutulong sa amin. Unang-una po sa MCGI, dating daan, kay Brad Tom, kay Brad Felix, kay Brad Chris, kay Brad Arnold, kay Bro Pick, kay Bro Piling, kay Tat, kay Bro Plumbing, kay Sis Saneng, na asawa po ni Bro Plumbing. Tinatanaw ko pong napakalaking utang na loob at nagpapasalamat po ako sa Diyos ng marami dahil nakilala ko kayong lahat. Hindi po dahil naging MCGI ako, kundi po binigay po ng Diyos na makilala ko kayo at makatulong sa pamilya ko. Yung asawa ko. Happy birthday! Sa 14 years na, magkasama tayo mag 15 years na yun na yung kalamang birthday na. Hindi mo magkasama. Hindi ka pa namin makakontak. Wala akong ibang magawa dito kundi isipin kung paano man anong nangyayari sa atin. Hindi naman tayo ganito eh. Baka siguro hindi sapat ang pagsisisi sa mga nagawa ko sigurong kasalanan noon. Talagang kailangan ko sigurong pagdaanan tong gantong hirap. Kaya lang masama ng loob ko kasi pati ikaw at saka mga anak natin nadadamay sa hirap. Huwag mo kaming isipin. Ayos na kami dito. Kaya namin magtiis. Alagaan mo yung sarili mo. Kabuanan mo na mga anak ka. Kung napapanood mo to, mahal na mahal ka namin yung mga anak mo. Ikaw, Toy, baka may gusto kong sabihin sa nanay mo na baka mapanood niya, makarating sa kanya sa pamagitan natin na pag-video natin na ito. Ikaw, Neng. Gusto mong kamustahin si mama mo? Yan po. Sa mga nais kong tumulong po sa kanila, message nyo lang po ako kung gusto nyo naman po silang puntahan. Dito po sa Barangay Biluso, Silang Cavite po. Yan, dito po sila matatagpuan. Na nakikitira lang po sila dito sa maliit na bahay kubo na pinatira po ng kamember po nila sa simbahan. Yan. So silang pamilya lang po nandito. Hindi po nakakapaghanap buhay po si tatay. Mga anak niya po, ayan po. Tapos ang tumutulong-tulong lang po sa kanila para lang po makakain po, makaraos po sa isang araw ay ang kanyang panganay na anak na si Yuri po. Para po sa kanilang pang-araw-araw na panggastusin, binibigyan din po sila nung nagpatira po sa kanila dito sa maliit na kubo po na ito. Saka po yung mga kasama po nila sa simbahan, tinutulungan din po sila. Yan po, sa mga nais pong tumulong, bigyan po natin ng tulong ang pamilya po na ito sa mga nakakaangat po sa buhay. Yung pong konting tulong po natin sa kanila ay malaking bagay na po sa kanila yon. Yan. So sana po sa mga kababayan po natin diyan na nasa OF na nasa abroad, yung ating po mga OFW, sana po matulungan po natin yung mga sila po, sila mga ganito pong pamilya po na kapos po at may sakit pa po yung kanilang padre di pamilya. Yan. So message nyo lang po ako sa aking account, Facebook account po or YouTube account po, sa email ko po na ilalagay ko po mamaya. Yan. Malaking tulong na po sa kanila yung ibibigay nating konting tulong po sa pamilya po na ito. So ito po, nagdala po ako ng konting tulong po sa kanila. Ayan po, konting bigas lang din po, konting grocery lang po. Tay, baka may gusto kong sabihin sa asawa mo, nakakaarawan ngayon. Ayan, medyo hinihingal si tatay ngayon. Kung napapansin nyo po, ayan po, maano po yung kanyang paghinga ngayon. Kasi nga po, gawa po ng kanyang karamdaman. Ayan po ang ano niya, kaya hindi po siya makapag...
hanap buhay. Konting lakad lang po, hinihingal na po siya. Ayan. So Neng, sige lang. Sa inyo yung aking munting regalo sa inyo. Ayan po, baka po mayroon po dyan mabubuting loob po na gusto rin po silang tulungan. Napakasarap pong tumulong sa ating mga kapwa na ganito po yung sitwasyon, na ganito po yung kalagayan sa buhay. And kung alam po naman po, nakaramdaman nyo rin po kung kayo po may mga anak na dumadaing po, na nagugutom po yun yung mga anak, talaga pong napakabigat po sa pakiramdam. Ayan po, ayan po, nagdala po sa, tayo ng konting tulong po sa kanila. Ayan, konti lang po yan. Sana po tayo makatulong po sa inyo. Ang munting regalo ko po sa inyo. Ayan, Nay, kung nanonood ka man po, happy birthday po sa iyo, Nay. Ayan. Ay, babatiin mo yung asawa mo. B. Happy birthday. Alam po, hindi natin ginusto yung ganitong buhay. Kumuha tayong kaawa-awa sa ibang tao. Pero wala. Wala akong magawa. Anak mo na lang, inaasahan natin. Sana maging ligtas yung panganganak mo. Hindi mo man kami kasama ngayong birthday mo. Pero alam ko, masaya ka pa rin dahil mapanood mo man to araw mismo ng birthday mo. Maligaya kami at may blessings pa na dumating kay Kuya Jean. Pati salamat po sa Diyos. Salamat po sa lahat ng tutulong sa amin. Kahit ano po, malaking tulong po sa amin yun. Maraming salamat po. Yan guys, mga unti po nating mga viewers po na may mabubusilak po na puso dyan, na gusto pong tumulong, willing pong tulungan sila. Kung gusto nyo pumuntahan, mag-coordinate lang po kayo sa akin para masamahan ko po si kayo kung saan po sila nakatira. Yan, sa mga gusto rin pong tumulong, mag-abot po ng konting tulong sa kanila, message nyo lang po ako sa aking email account or sa Facebook account ko po, ilalagay ko po sa baba. Yan, dahil po mas maganda nga po sana kung direkta na lang po sa kanila. Kaya alam po, wala po silang cellphone, wala po silang GCash account po. Yan. O kung meron man po sana silang ano, ilalagay ko na lang po sa kanila. Kaya alam po, wala po sila talagang cellphone. Kaya po yung asawa po ni Kuya, hindi po nila makausap sa ngayon. So gagawa po tayo ng paraan, siguro po bukas po, na makausap po si Nanay na birthday po ngayon para magkamustahan po sila. Yan. Sa mga gusto, nais pong tumulong, message lang po kayo sa akin. Yan. Tayo, mga gusto mong magpasalamat. Maraming salamat po kay Kuya Jean, naging daan para sa mga tulong na itutulong ninyo po. Maraming maraming salamat po. At alam ko po, may mabubuti po kayong puso. Maraming salamat po.